Ready na po ba tayo na magbigay na pasalamat sa Lord? Sige nga po, ready na magsabi na malakas na Hallelujah! 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 Amen! Bye.
Habang walang kakayanang masuklian
Ang tumpasan
Lord, hallelujah. Tayo pong lahat ay yumuko. Hallelujah. Lord, salamat po sa sukdulang biyaya mo, Panginoon Diyos, sa bawat isa sa amin. Lord, pinupuri kita, pinapasalamatan ka naming lahat, Panginoon Diyos, sapagkat ikaw ay dakilang Diyos. Hallelujah. Lord, sa oras na ito, nakikita niyo po, Panginoon Diyos, ang puso ng bawat isa sa amin. Nakikita mo po, Panginoon Diyos, ang bitbit namin. Napasasalamat, papuri, Panginoon Diyos, na tanging sa iyo lamang. Kaya Lord, sa oras na to, buksan niyo po ang aming spiritual eyes, ang aming spiritual ears, at patuloy, O Diyos, na pumasok ka sa puso ng bawat isa sa amin. Thank you, Holy Spirit, for being with us. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen, Amen, Amen. Praise the Lord. Tayo po ay makakaupo na. Ayan, kamusta po ang bawat isa? Pwede ho bang tignan nyo muna yung katabi nyo? Anong masasabi nyo dyan? Mukhang ano, di ba? Kasi maulan na umaga po sa bawat isa po sa atin at tunay po na napakabuti ng Panginoon Diyos. Pwede bang bigyan naman natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon Diyos? Malakas na, mataas pa. Ayan, para sa ating dakilang Diyos yan. Ano po, nakakatuwa po dahil nakita natin sa loob po ng isang buwan, ang team natin, this is all about fasting. Ano po, hindi ito yung basta mag, ano ka lang, ano kaya yung fasting na yon? Tinuruan tayo sa halos isang buwan, ano po, yung team natin seeking God's presence through prayer and fasting. Marami na tayong mga karanasan tungkol sa ating pananalangin, pero hindi natin talaga na ipapractice, ano po, yung fasting. And God is so good because for the month, ang atin pong month of July, tama ba? June, July, parang ka-end dito nun. June, July, ay napag-aralan po natin yung pong importance ng fasting. Naalala niyo po, ang unang-una po na nag-message si Pastor John and he discussed fasting in the Old Testament. So nakita natin yung history, ganito pala makipaglaban ng ating mga heroes, heroes in the Bible na hindi sila lumalaban nang wala silang spiritual preparation. So that is fasting. If we are preparing ourselves sa isang laban, physically, kailangan meron din tayong spiritual preparation. And we have learned that not only sa Old Testament, but sa pangalawa ulit na pag-discuss ni Pastor John, he discussed the fasting in the New Testament. So nakita natin doon sa Old, nandun sila Ezra, nandun sila Daniel, nandun si Moses, kung paano nila nag-prayer and fasting sila at sila ay nagtagumpay. Sa New Testament, we have seen the Lord Jesus Christ at nakita din natin ang mga disipulo na mismong sinasabi ng Panginoong Jesus that prayer and fasting is so important for them to cast out demons. Okay? And then number three, ayan naman, ito yung kay Pastor Dong when he discussed, he preached the benefits of spiritual fasting. So dito, pinakita sa atin that you really have to abstain, ano, from food. So nakita natin kung paano talaga na panagpa-fast pala, sakripisyo. Sino dito yung hindi niya kayang mag-sacrifice, lalo na pagpagkain? Yung kunyari sinabi niyang, magpa-fasting ako. Ang fasting ko, breakfast. Biglang may nagdala ng pork chop. Mamaya na lang. Tanghali na lang yung fasting ko. Yung dapat, naka-schedule ka ng fasting mo ng let's say 7 days or 14 days. Tapos sabi mo, umaga talaga ako. Kahit anong mangyari, ito yon. Tapos, nakakita ng masarap na pagkain, ay panggabi na lang ako. Ano kaya yun, ano? So, yun yung tingnan natin, yung mga benefits ng spiritual fasting, you were able to discuss that. And of course, yung restrictions and goals of fasting discussed to us by Pastor Dong. Ayan. And of course, to sum it up, this morning, what we are to discuss po is the power of fasting and prayer. Because nalaman na po natin yung history ng prayer and fasting mula sa Old Testament, napunta na tayo sa New Testament, nakita na natin yung benefits nito, kung bakit pala ito ginagawa. This is really a spiritual preparation.
At grabe, may mga goals pa pala, may restrictions pala to. Kung meron kang sakit, kung meron kang mga pinagdadaanan sa buhay mo physically, hindi pala basta-basta nag-fasting, ano? So yan po ay lahat na pag-aralan. Ngayon, dahil lahat ngayon, we were able to absorb ano po, lahat ng ito sa apat na linggo at panglimang linggo po natin ito. Ngayon, tignan natin yung power ng fasting and prayer. Ayan, so sige nga po, palakpakan naman natin ang ating Panginoon Diyos. Alam niyo po, fasting and prayer is when we intentionally stay away from our regular physical sustenance for the express purpose of seeking the face of God. So dito either, no? Either let's say tayo regular basis, we are taking our, syempre, yung meals natin 3 times a day. Meron tayong breakfast, meron tayong lunch, may dinner pa tayo. But this time, you will be cutting it into 2 meals na lang. So, yun yung mga hindi mo nakasanayan. Okay? So, yung limbawa, hindi mo talaga kayang maalis sa'yo yung cellphone mo, yung Facebook mo, grabe, lalagnatin ka kapag hindi ka nakapag-Facebook sa buong maghapon. Ano po? So, intentionally, fasting and prayer, eto talaga, yung purpose mo talaga is to seek the Lord. Talagang alam mo yon, you are surrendering everything to God. And lahat ng mga pwede mong ma-surrender, maibigay mo sa Panginoon Diyos, lahat ito ay ibibigay mo. So, there is really this incredible power in the biblical practice of prayer and fasting. So, nakita natin na nagwo-work lang yung fasting because it puts an attitude of humility, trust, and unselfishness. Nagwo-work lang yung fasting sa isang totoong Kristiyano kapag siya ay nagpapakumbaba sa harap ng Panginoon Diyos, kapag sinosurrender niya ang buhay niya ng buong buo, willingly he decided to really give everything to the Lord. Ano po? So we need to understand na yung fasting po, siya po ay magwo-work lang if there is total surrenderedness po of our hearts to the Lord. Pag hindi yan buong-buo, kahit na ikaw ay hindi kumain ng umaga, hindi ka kumain ng lunch at saka ng dinner, magkakasakit ka pa at inisip mo, ba't kaya hindi nadinig yung panalangin ko? Because wrong motive. Ano po? Fasting po at the end of the day is first and foremost, it is actually about the position of the heart and not just about the position of your meal. This is about the position of your heart. Bakit ba ako nagfa-fasting? So yung fasting po natin, siguro pwede mo sabihin sa Lord, no? Lord, na-meet ko naman yung mga requirements sa pagfa-fasting eh. Lord, hindi ako kumain. Nagutom nga ako, Lord eh. Grabe, hirap nung ginawa ko. Yung breakfast and lunch, hindi ako kumain. Kaya Lord, bigay mo na yung hinihingi ko. Sumunod naman ako. Ang sabi ng mga pastor namin, ganun pala yun. Hindi ka lang pala kakain. Tapos pag hindi ka kumain, ibibigay mo na yung mga hinihiling. Eh Lord, no isang araw, hindi ako kumain ng umagahan. Kagabi, hindi lang umaga, tanghalit gabi, hindi ko na kinainan. Pero Lord, araw-araw hindi na ako kumakain, pero wala nangyayari. Ano kaya yun? Nagda-diet ka. Okay, nagda-diet. Ano? Diet ang iyong pinupuntahan. Because prayer and fasting, when you surrender your life to the Lord, pag nagfa-fast ka, kailangan nananalangin ka, nagbabasa ka ng salita ng Panginoon Diyos, and you are really putting your life in God's hands. Yung mga bagay na hindi mo kaya, kaya ng Panginoon Diyos yun. Amen? Pwede ho bang palakpakan natin ang Panginoon Diyos? Napaka-importante po ng motibo natin. Halimbawa, ang gusto ko magkakotse, ay magpa-fasting ako. Kasi gusto ko magkakotse. Lord, gusto ko din ng mga cash. Gusto ko din, Lord, bigyan mo din ako ng pera. Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Bigyan mo ako, Lord, paayos mo yung relationship ko sa pamilya ko ng mabilis. Aba, ginawa pang quick loan yung Lord, ano? Okay, gusto ko, Lord, mabilis. Mga kapatid, we miss the point. The prayer and fasting po, this is about receiving a greater experience of Jesus and the Holy Spirit
the Holy Spirit first. Kailangan magkaroon ka muna ng malaking experience. Ano po? Paano ba kumikilos ang Panginoong Jesus sa buhay ng isang Kristiyano? Kapag sinurrender mo ang buhay mo sa Panginoon Diyos, you are expecting na kaya yung galawin ng Diyos, kaya yung baguhin ng Panginoon Diyos kahit hindi mo na yan kaya. Amen? So, ibig sabihin, dito po pinapakita ng Panginoon Diyos, kailangan natin ng miraculous move. Pag sinabi nating fasting, yung hindi na kaya ng tao, kayang gawin ng Diyos. Kayang gawin ng Panginoon Diyos yung mga bagay na akala mo dead end na. Yung wala ng lusot. Okay? So yung fasting, Lord, tinan mo ha, gutom ka. Pag gutom na gutom ka, hindi naman gutom na gutom. Hindi ka sanay, di ba? Makakala, krok. Anong naiisip mo sa dyan mo? Naku, kakain ako. Pag naman busog ka, busog ka, kakain mo lang, di ba antok ka? Oh. So ngayon, tinuturuan tayo, alam, nakita natin napakadaming benefits po ng fasting kasi tinuturuan tayo na mag-focus tayo sa Panginoon Diyos. Ano po? So habang tayo po ay nag-i-skip tayo, halimbawa ng isang meal natin, tapos nagpe-pray tayo, tapos talagang, alam mo yun, nag-surrender tayo sa Panginoon Diyos, ibig sabihin, yung mga bagay na hindi natin kayang alisin, isa-sacrifice natin ito alang-alang para mapakinggan natin yung boses ng Panginoon Diyos, magkaroon tayo ng clear direction. And that's what fasting is all about. Hindi ka nagpapagutom para mamaya nahimatay ka na at para sabihin mo, kasi ate, nagpasing fasting ka pa eh, ayan tuloy. Hindi tuloy naging maganda ang dating ng fasting. Ano? Ang fasting po is kailangan magkaroon ka ng malinaw na direksyon na tanging ang Panginoon Diyos lang ang makapagbibigay sa iyo kapag nag-fasting ka. Amen? So, sige po, bago po natin mo nang basahin ang salita ng Panginoon Diyos, tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Ikaw po ang patuloy na mahayag sa buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yan. Thank you, Kuya Iris. So dito po, Jesus told a story about how it can help us find the spiritual breakthrough. So basahin po natin muna ang story po sa Mark chapter 19, verses 14 to 29. Ito po yung pinagaling po ng Panginoon Diyos, ang batang lalaki. Ano po? Tingnan natin sa story kung ano po nangyari. Mabilis naman po ito sapagkat tayo po ay meron ding communion. Mark chapter 9, verses 14 to 29, it says, 14, and when he came to the disciples, he saw a great multitude around them, and scribes disputing with them. Number, sabi po ng 15, immediately when they saw him, all the people were greatly amazed, and running to him, greeted him. Ito na. Sabi ng 16, and he asked the scribes, what are you discussing with them? Sabi ng 17, then one of the crowd answered and said, teacher, I brought you my son who has a mute spirit. Sabi ng 18, and wherever it sees him, it throws him down. He foams at the mouth, gnashes his teeth, and becomes rigid. So I spoke to your disciples that they should cast it out, but they could not. Sabi ko palayasin nila yung masamang espiritu, pero hindi nila kaya. Sabi ng 19, he answered him and said, O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him to me, sabi ni Jesus. Sabi ng 20, then they brought him to him. And when he saw him, immediately the spirit convulsed him and he fell on the ground and wallowed foaming at the mouth. Lumayas ka agad. Sabi ng 21, so he asked his father, how long has this been happening to him? And he said, from childhood. Bata pa, no? Matagal na merong demonyo, sinaalihan ng demonyo ang batang ito. Sabi ng 22, and often, he has thrown him both into the fire and into the water to destroy him. Grabe na yung hirap ng bata. But if you can do anything, have compassion on us and help us. Then 23, Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. Sabi po ng 24,
Immediately, the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe. Help my unbelief. Mihingi siya ng tulong sa Panginoong Jesus. Then 25, when Jesus saw that the people came running together, he rebuked the unclean spirit, saying to it, deaf and dumb spirit, I command you, come out of him and enter him no more. 26, then the spirit cried out, convulsed him greatly and came out of him, and he became as one dead, so that many said, he is dead. Sabi ng 27, but Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. Eto na, pagdating ng 28, biglang sinabi ng mga disciples, and when he had come into the house, his disciples asked him privately, why could we not cast it out? Sabi ni Jesus, this kind can come out by nothing but by prayer and fasting. Amen. Purihin ang Panginoon Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. So dito po sa Mark chapter 19 verses 14 to 29, it tells us about when the disciples were unable to cast a demon out of a boy. So nung dumating si Jesus, kinast out niya yung masamang espiritu and the boy was set free and healed. So nakita natin dito, yung mga disciples, hindi nila maintindihan bakit ganun. Meron naman silang power to perform some miracles. Pero bakit hindi nila napalayas yung masamang espiritu? Sumagot naman kaagad, diba? Sabi po sa verse 29, this kind can come out by nothing but by prayer and fasting. So nakita po natin dito, hindi kailangan po ng Panginoon Diyos ng kahit na ano sa atin. Dahil kayang gawin lahat ng Panginoon Diyos, di ba po, ang lahat na hinihingi natin. But for some reason, God wanted us to be partnered with Him. Gusto ng Panginoon Diyos na tayo po ay ano, kailangan ka-partner natin ang Panginoon Diyos. At ang panawagan ng Panginoon Diyos sa atin, He calls us to pray and fast. Hindi lang basta ikaw ay mananalangin. Tinuturuan ka ng Panginoon Diyos na mag-fasting. Kailan ako magpa-fasting? Ay, okay lang kasi sa isang linggo, wala namang pambiling bigas yung nanay ko eh. Tatakto ko na dun. Tama. Okay, doon na lang yung fasting ko kasi ngayon, kakainin ko muna lahat ng gusto ko, abo. Kasi sa isang linggo eh, nako, hindi na mamamalengke. Sige, yun na lang. Aba, gumawa ng sariling schedule. Ano po, pag walang makain, doon ang fasting. Ang fasting is what? This is your sacrifice. Sacrifice mo ito sa Panginoon Diyos. Alang-alang saan? Alang-alang dahil gusto mong makita at maranasan ang pagmamahal at kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa buhay mo. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon Diyos? With fasting, pinapataas ng Diyos ang antas ng pananampalataya mo sa Kanya. Sino dito gustong tumaas ang pananampalataya? Say amen. Tanong, kailan ko ba dapat gawin ang prayer and fasting? Number one, when you are burdened by the problems in the world, you have to pray and fast for you to see God's power. Yung hindi mo na kaya, yung parang wala ka talagang solusyon, yung parang alam mo talaga na, ay, ano ba? Papasok pa ba ako sa trabaho ko? Itutuloy ko pa ba itong negosyo ko? Lord, ano ba to? Parang lahat na lang yata ng kausapin ko, lahat sila against sa akin. When you are overwhelmed with your problems, then that's the time you not just only have to pray, but you have to fast. Amen? Kailangan mo ng moves ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo ng moves ni Lord. Yan, kailangan mo ng moves ni Lord. Ano? Let it lead you to seek Him in an even greater way. Gusto mong makakita ng mga bagay na hindi mo pa nararanasan? Then start fasting. Another, number two, when you are hungry for more of God, pray and fast. So kailan ko dapat gawin ang prayer and fasting? Pag nakita ko yung sarili ko na sobrang hungry ako, yung bang tinanggap ko si Jesus sa sarili ko bilang aking sariling Diyos at tagapagligtas. Tapos excited ako, kailan kaya ulit yung cell group? Uy, kailan kaya ulit darating sila Brother Dong? Ay, kailan kaya darating sila Sister Teng? Ay, gusto ko makinig. Ay, kailan kaya ulit yung ano, yung may fellowship lahat? Yung talaga excited ka na, ngayon, dagdagan mo yan.
Do not only pray, do not only pray, but add fasting. Why? Because the amazing things about the gospel is that when you receive Jesus sa buhay niyo po, ano po nangyayari? Yung gusto mo lagi kasama ang Panginoon Diyos sa decision making. Amen? So ngayon, kung hindi mo ginagawa ang fasting at nagpe-pray ka lang, pero excited ka naman maglingkod, idagdag mo na yung fasting. Okay? So next, sabi po sa Philippians chapter 3 verse 8, yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus, my Lord. For His sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage, so that I could gain Christ. Alam niyo po, there is something about the experience that opens our hearts to receiving more of God's presence in our lives. So, po pwedeng dito pinapakita dito sa atin, sa Philippians chapter 3, verse 8, merong hunger kay Jesus. Nakita natin, ano? For His sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage, so that I could gain Christ. So nakita natin dito that meron dito sa salita ng Panginoon Diyos that He had a hunger to know God more every day. Ikaw ba? Gusto mo ba na lagi kinakausap ang Panginoon Diyos? Gusto mo ba na lagi kang nananalangin? Gusto mo ba na lagi kang nagbabasa ng salita ng Panginoon Diyos? Kailangan meron ka nito. Ipalagay mo ang sarili mo na ano, na wala kang value. At ang value talaga natin ay magkakaroon lamang kung tayo ay magkakaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon Diyos. And of course, number 3, kailan natin kailangan mag-prayer and fasting? When you need a breakthrough, pray and fast. Pag meron ka isang napakalaking pinagdadaanan, yung alam mo talaga na hindi talaga to, parang imposible. Now, do not only pray, mag-fast ka. Okay? Yung hindi na kayang ibalik yung asawa mo, dahil yung asawa mo talaga may kakaibang kapangyarihan, yung talagang alam mo na umalis na siya, you fast. Yung anak mo na tinakwil ka na kasi meron na siya magandang hanap buhay, marami ka nang naitulong sa kanya pero hindi ka na niya naalala, then do it fast. Yung mga bagay na alam mo na zero ka na, yung bank account mo, zero na, wala na talagang pag-asa kasi kahit naman bigyan ka pa ng trabaho, kung nalugi ka na 1 million o 500,000, wala ka na rin trabaho, paano ka pa babalik? Breakthrough. You fast. Okay? So next, number 4. Number 4, when you sense God is preparing you for something new. Nagkaroon ka ng negosyo, babawi ako, Panginoon Diyos, pero hindi ko alam, baka magkamali na naman ako. Then fast. Pray and fast. Lord, mag-aaral na yung anak ko sa kolehiyo pero hindi ko alam kung saan kami kukuha ng pampaaral. Then fast. Lord, hindi ko alam kung tama itong negosyong papasukin ko. Fast. Lord, nag-live-in kami pero tinanggap kita sa buhay ko bilang sariling Diyos at tagapagligtas. Gusto ko na pong iayos. Panginoon Diyos, when you sense God is preparing you for something new, fast. Gagawa ng milagro ang Diyos sa buhay mo. Amen? Iaayos ng Panginoon Diyos ang buhay mo. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Now, before I end this, 7 months ago, I had a very disturbing problem. And because I needed to submit ano po, some of the requirements to the national agency, I will not just tell you kung ano yun, ano. Pero I will tell you po, kasi alam niyo yun, napakabuti ng Panginoon Diyos. And yung power ng fasting and prayer, napaka-importante nito. Kung tinuro na sa atin mula ng unang linggo ng buwan ng July, yung paano yung fasting noong unang panahon mula sa Old Testament, New Testament, ano yung benefits nito? And at the same time, ano yung mga goals and restrictions nito? Now, may power ba to? May result ba to? May makikita ba tayong katotohanan na kapag nag-fasting, talagang may miracle?
Amen. Now, 7 months ago, I had this very disturbing problem because I needed to submit some of the requirements po dun sa national agency. Ito yung sa eskwelahan po ito. Dito sa Holy Deliverance. So this is all about the scholarship of our students. So 2021 po, dapat, actually, naiayos ko na talaga dapat ito lahat. But because of many things, nag-lockdown yung atin pong, of course, yung bansa natin, and different areas, lockdown yan. At naalala nyo po, nang ako ay nagpatotoo when I had a miscarriage. So kasama yan sa journey ko. And then, the documents that needed to get first from DepEd, eh hindi talaga mapang-abot. So in short, yung scholarship po na dapat po na maibigay doon sa mga estudyante, and at the same time, yung mga scholarship na pwede rin po na makuha ng eskwelahan at maibigay sa mga students, eto po yung mga grant, ay hindi po talaga to makuha-kuha, and at the same time, hindi po talaga ako makakomply doon sa requirements. And because of that, nagsara ngayon yung application. Ano po doon sa system. Ngayon sabi ko, nag-pray ako talaga. Grabe, earnestly, fervently, lahat. Sinabi ko na, Panginoon Diyos, talagang I really need this, yung program na ito. Kailangan to ng mga estudyante and something like that. So lahat talaga, nagpe-pray ako. Pumunta ako sa prayer room, maaga pa, lumuluhod ako sa Panginoon Diyos. And then, eto na. And because of that, nagbukas. Ayan eh. Nagbukas. After 2 months, nagbukas ulit yung voucher system. Ngayon, hindi ko na naman. Nagbukas, may palugit. You have to submit this in 1.5 months. Pray na naman ako. So ayan, tapos naglakad ako nang punta ako sa iba't ibang agency para ma-submit ko yung kailangan ko. Ano po? Eto na. Nagsara ulit. Bakit? Kasi hindi ko na-comply yung requirement. Bakit? Kasi hindi ko na-meet yung deadline na kailangan ko isubmit itong requirement. Ano po, doon sa scholarship agency na yon. So in short, hindi ko nakuha yung scholarship for the past school year. And at the same time, yung papasok na school year, 2022-23, wala din. So I'm sure kasi hindi na-comply. And tingnan niyo po ito. Here's the power of prayer and fasting. Patingin nga po ng isang slide, Ate Jason. So, papakita ko sa inyo yung journey ko po, ano. So, dito, it's actually a Zoom meeting. Okay, so Zoom meeting yan. So, biglang may tumawag sa akin. So, after, ano to ha? After 1 year ng pag-aayos ko, sabi ko, nako, Panginoon Diyos, nako, cannot be na talaga to. Kasi talaga, ang dami ng palugit. Kung sa palugit naman eh, talaga namang masasabi mo na ginawa nila yung lahat para matulungan ako. Pero yung atin pong process ay hindi talaga dahil nga po sa dami mga agencies na hindi talaga na maibigay yung kailangan ko. So biglang may tumawag po sa akin na kailangan daw akong kausapin ng executive director. Ito po nagbibigay ng scholarship kasi ito po ay national, ano po. At sila din po yung nagsasabi na hindi ka na pwedeng tumanggap ng scholarship. So, ibig sabihin, pag tumawag sila, edi yun, wala na. Yung mga scholars natin, kung 200, 300, so wala na yan, ano po. So, talagang alam niyo yun, nung bigla siyang tumawag, dalawa lang naman ang sasabihin na executive director. I'm sorry, you are not qualified, hindi ka na pwede mabigyan. O pangalawa, pag-explainin ka. Pero hindi ko alam kung ano yung pwedeng mangyari because wala pa o hindi pa nangyayari nagpatawag ng mga ganito, ano po, para lang pagbigyan, ano po, ang mga eskwelahan. Okay, eto na. So sabing ganun, tatawagan ako ng executive director to explain bakit hindi ko masubmit yung document na kailangan nila. Iba taas yung grade po ng school eh. Pero bakit hindi ko masubmit? So what's wrong? So, ito po yung meeting through online. Kailangan ko, sabi kong ganun, kailangan ko mag-fasting. Kailangan ko mag-fasting kasi mag-meet kami no executive director online. And alam nyo po, nakakatawa, nag-fasting po ako for 1 week. So, breakfast yon. Yun, every pag-morning na, 4 o'clock in the morning, syempre, gutom ka nyan mula 10 o'clock, di ba? Tapos kakain ka, launa pa ng hapon. Pero yun, kasabay yun ng pananalangin, kasabay yun ng pagbabasa ng salita ng Panginoon Diyos, na yung binabasa kong salita ng Panginoon Diyos, pinanghahawakan ko yun na kahit sarado na ang agency, kayang buksan ng Diyos. At kahit wala na akong pag-asa, may pag-asa pa rin ako sa Panginoon Diyos. Amen? And you know what happened?
Eto na, ito lang po yung prayer ko. Sabi ko, Panginoon Diyos, alam ko napaka-imposible na mangyari. Pero Lord, number one, pag nagkita kami, noon pong nung executive director na ito, number one, maganda gising niya. Pangalawa, hindi siya high blood. Kulang siya. Pangatlo, bibigyan niya ako ng pagkakataon na mag-explain. At sana, maramdaman ko that she is willing to help me. Kasi, syempre, hindi naman siya willing to help. At syempre, medyo, masungit. Okay, so, ngayon sabi ko, in Jesus' name, amen. Ito na po yung araw. Nakita niyo po yan? Akala ko, ako lang mag-isa. Ang dami pala namin. 35 pala kami doon. Sabi ko, bakit ang dami namin? So ngayon, sabi sa akin, nagsasalita siya. Ito na. Nakita ko siya. Ang ganda ng mood niya. Wow, answered prayer na ako. Pero yung puso ko, lalabas na yata sa katawan ko. Nervous, ano? And then sabi ko, naku, pag hindi siya nag-oo talaga dito, tapos talaga to. Yun talaga, kasi wala na po eh. Dalawang beses sinara, bakit bubuksan? Sarado na nga. Ano po? Eto na, nagpaliwanag na. Biglang sabi niya, okay, good morning. Sabi niya ganun. Hi. Aba, maganda gising for the first time. Hindi maganda gising nun eh. Okay, pangalawa, cool. Hindi high blood. Pangatlo, is there anyone of you here, owners of each school, who wants to disclose their issue, who wanted to share what happened doon sa kadalang mga eskwelahan, why you didn't, blah, blah, blah. Alam nyo yung kamay ko, nagtaas mag-isa. Pag nagpa-fasting, grabe, lakas ng loob mo. Ano po, bakit? Kasi bibigyan ka ni Lord ng tamang tapang na harapin ang sitwasyon. When you fast, the Lord is allowing you to what? Kailangan hakbangan mo ng may pananampalataya dahil nanalangin ka at nag-sacrifice ka, naniniwala ka na may milagro mangyayari once na hinakbang mo ang pananampalataya mo. Amen? So, tinaas ko yung kamay ko and then sabi niya, yeah, yes, holy deliverance, tinawag ako. Can you explain? Thank you for raising your hand. Di yun, bait. Nag-explain ako, I showed my PowerPoint presentation, and then right after that, sabi sa akin, sabi niya, okay, that is very short and understandable. Ang sagot, okay, approve. Aba, sabi ko, pwede bang palakpakan natin ang Panginoon Diyos? Akala ko lahat kami doon sa Zoom. 35 kami doon, pero meron doon 15 to 20 schools. Alam niyo po, glory to God, only 4 or 5 schools lang in-approve. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon Diyos? And that is the power of prayer and fasting. God moves in greater way. Yung hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Tama po? Yung 1 year na, tama ba? Yung 1 year ko inayos, halos... Alam mo, halos ang dami ko ng agencies na pinuntahan para ma-settle. Yung hindi talaga magtagpo, yung date of release ng kailangan kong document. But with prayer and fasting, grabe ang moves ni Lord. Amen? Yung hindi na dapat magbukas, hindi ka na dapat tanggapin, ipabubukas ng Diyos alang-alang sa'yo. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Yung mga bagay na hindi mo na kaya, isuko mo na yan sa Panginoon Diyos. Amen? Kailangan mo na maintindihan ngayon na inuutusan na tinuturuan ka ng Panginoon Diyos na mag-fast. Hindi fast food. Huwag ka magpunta sa fast food. Okay? Kailangan mo mag-fasting. Si Daniel nga eh, nag-persevere siya na mag-fasting siya for 21 days bago siya dinggin ng Panginoon Diyos. Pero fervently yun, ha? Tandaan mo, the devil did not want Daniel to get the breakthrough. Ayaw ng Diablo sa mga oras na to na magkaroon ka ng breakthrough. Nagtataka ka ba? Parang nastuck ka na ngayon sa buhay mo? Yung hanggang ngayon, parang, bakit ba yung hirap, yung kahirapan ng buhay, parang sinusundan ako? Bakit ba hindi na ako makaalis dito sa hirap na to? Bakit ba hanggang ngayon, paulit-ulit na lang na nangyayari yan sa'yo? Diba? Kamusta ka? Tinanong ka na kaibigan mo, kamusta ka na? Ito ang daming problema. Araw-araw na lang na tinatanong ka, laging mo na lang sinasabi, ang dami kong problema. Kailan ka aalis dyan? You fast.
Amen? Tinanong ka, kamusta ka? Ito, may sakit. Noong isang araw, may sakit ka ah. Noong isang buwan, may sakit ka din. O yung nanay mo, noong isang araw, may sakit. Yung kapatid mo, yung pinsan mo, lahat yata kayo sa bahay, may sakit. Ang tanong, may sakit ka na naman? Hindi na nawala? You fast. Kailangan natin ng ano po, yung anak mo, hindi mo kayang pabaitin. You fast. Yung asawa mo, hindi mo kayang pabalikin. Fast. You need to surrender your life to God. Yung asawa mo, alcoholic, drug addict, hindi mo kayang pabalikin kasi may sariling mundo. Meron bang mahirap sa Diyos? Wala. You fast. Amen? Yung parang naisip mo na, hirap na ako. Hirap na ako maging mahirap. Hirap na ako maging mahirap tsaka puro sakit na lang ang meron ako. Now, pray and fast. Amen? My dear brothers and sisters, this is not a physical problem. This is a spiritual problem. And you need to fast. Amen? Magsakripisyo ka. At habang nagsasakripisyo ka, nagtitiwala ka sa Panginoon Diyos na iaayos ang finances mo, na iaayos ang buhay mo, manalangin ka, magbasa ka ng Biblia. Amen? At mag-fast ka. So, ito po, ipapakita ko sa inyo. Fast and start praying earnestly with your whole heart, fervently from deep within your heart, constantly without giving up. Huwag kang susuko. Kahit alam mo na talagang tinatakwil ka na, ayaw na talaga sa'yo. Don't give up. Fast and start praying expectantly. Pag nanghingi ka sa Panginoon Diyos, maniwala ka na ibibigay sa iyo ng Diyos yon. Amen? You have to exercise your faith when you fast. Biblically, claiming the promises of God. Amen? And of course, joyfully, like your answer is coming because it is. Kapag ikaw ay nanalangin, kapag ikaw ay nag-fasting, maniwala ka na ibibigay ng Diyos sa iyo ang hiningi mo. You have to believe. Mark 11:24, therefore whatever you ask for in prayer, believe and you shall receive. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon Diyos? Hallelujah. I invite everyone po, ano, meron tayo pong ginanap na 21-day prayer and fasting. At ngayon pong paparating na linggo na to, 7 days na lang. Ano po yung meron? Pero of course, you can still have your own prayer and fasting. But if you want to go here sa church natin at 6:30 po ng gabi hanggang 8:30 po, para po makapanalangin, makapakinig ng salita ng Panginoon Diyos, of course, about the importance of fasting. And then makarinig din tayo ng mga nagpapatotoo kung paano dininig ang kanila pong mga panalangin sa pamamagitan din ng kanilang pagsisakripisyo and sinurrender nilang buhay nila sa Panginoon Diyos. At maging bahagi din kayo ng mga tagumpay, miracles. Kung hindi mo alam kung paano siya gawin, then I invite you to be part of the prayer and fasting tomorrow night. Mamaya lang gabi, meron tayo at 6:30 po. I invite you. Punta po kayo dito. Ano po? So I encourage po na kayo po ay sumama sa atin dahil kailangan po ito ng bawat isa sa atin. So as a conclusion, I want you to sacrifice. Sacrifice po tayo para sa ating Panginoon Diyos. And nakita po natin, if you will fast and pray, and wait upon God, okay, to act, you have to expect your miracle. Amen? Huwag natin pangungunahan ng Panginoon Diyos because the moment you surrender everything to God, you are putting all your problems in God's hands. Amen? At kapag binigay mo na yan sa Lord, you wait. Ano po? Pag nag-wait ka, mag-expect ka, miracles will happen. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. May I ask everyone to please stand. At tayo po ay umawit muna tayo sa Panginoon Diyos. Atin pong damhin ang presensya ng Panginoon Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Sige po, habang po tayo ay umaawit, let's all surrender everything in God's hand. Meron ka bang naiisip na kailangan mong isurrender sa Panginoon Diyos? Meron ka bang mga bagay na hindi mo kaya? Na alam mo na tanging ang Panginoon Diyos lang ang makakatugon ng iyong mga panalangin? So while you're singing this song, sige po, tayo ay alalahanin natin at tayo po ay mananalangin. Hallelujah.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yung malakas na palakpak po ang ibigay natin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, 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 Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon Diyos. Lord, nakikita niyo po ang puso ng bawat isa sa amin, O Diyos. Nakikita niyo po, Panginoon Diyos, yung mga pinagdadaanan, Panginoon Diyos, ng bawat isa sa amin. Mga bagay na hindi namin kaya, Panginoon Diyos, na mapagtagumpayan kung wala ka, Panginoon Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, please give us, O God, your wisdom, Lord, and your guidance, O God, as we lay, O God, our request before you. Lord, patawarin niyo ang bawat isa, Panginoon Diyos, anuman yung mga bagay na nagpapalayo, Panginoon Diyos, sa inyo. Lord, please forgive us, O God, for craving food more than you. Lord, forgive us, O God, for craving anything more than you. Lord, tulungan niyo po kami na ma-redirect namin yung hunger namin. Na Lord, ito ay mas lalong lumalim, Panginoon Diyos, ang relasyon namin sa inyo. Lord, be our God, O God, in Jesus' name. Lord, you open our eyes, O God, to the benefits, O God, of fasting. Lord, buksan niyo yung aming mga spiritual eyes, O God. Bigyan niyo, Panginoon Diyos, ng malalim, Panginoon Diyos, na kaunawaan ang bawat isa sa amin.
Panginoon Diyos, lalo't higit sa fasting na ito. Lord, open our hearts, O God, to You like never before. Panginoon Diyos, yung hindi namin kayang mag-fasting, yung hindi namin kayang mag-set aside ng oras, hindi namin kayang bitawan yung mga bagay, Panginoon Diyos, alang-alang sa Iyo, Lord, tulungan Niyo kami, Panginoon Diyos. Give us the desire, O God, to turn to You with all our hearts, O God, with all our souls, Father, with all our strength, O God, in Jesus' name. May we no longer live, O God, by bread alone, but by every word, O God, that comes from the mouth, O God. Hallelujah, O God. Lord, teach us to fast. Turuan mo kami, Lord, na mag-fast kami. Turuan mo kami na mag-fasting kami, O God, so that we might hold fast to You, O God. Lord, maraming pong salamat. Thank You for showing, O God, the direction, O God, that we need to go in the courage, O God, to take the steps of faith. Maraming pong salamat, Panginoon Diyos. From this day on, we believe, O God, na ang simbahan na ito ay hindi lamang marunong manalangin, kung hindi marunong din, Panginoon Diyos, na isurrender ang buhay at lalo't higit, marunong mag-fasting, Panginoon Diyos. Tulungan mo kami, O Diyos, na lagi kami naka-angkla sa Iyo. Thank You, O God, for teaching us, O God, na para magkaroon ng malinaw na direksyon ang buhay ng bawat isa sa amin, we should not only pray, but we should also fast. We thank You, Lord. We honor You, Father. Thank You, Holy Spirit, for being with us. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen and Amen. Sige po, manatili po tayo nakatayo para po sa ating tithes and offering. Ready na po ba yung mga envelope natin para sa ating mga tithes and offering? Ayan po. Sabi po dito sa mga awit, 16:2, ang sabi ko kay Yahweh, Ikaw ang Panginoong ko, kabutihang tinatamasa ko, lahat ay mula sa Iyo. No, totoo naman po, ang lahat ng mga tinatamasa natin sa buhay natin ay galing sa Panginoon. Kaya ngayon po, ang oras natin para tayo ay magbigay naman sa ating Panginoon, no, para magamit sa Kanyang kalwalhatian, sa Kanyang bahay-sambahan, no, po, para po marami pong salita pa ng Lord yung maabot po, no, at magbalik loob po sa ating Panginoon. Sige po, let's pray po. Hallelujah. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Lord, sa pagkakataong ito, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin, Lord, na para kami ay magbigay sa Iyo, Panginoon, ng aming mga handog, ng aming tithes and offering, Panginoon. Lord, salamat ng maraming sa mga biyaya mong dinadaloy sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, dahil Ikaw yung aming good provider, Panginoon. Salamat, Lord, dahil hindi mo kami pinababayaan, bagamat kami ay nagkukulang, Lord. Ikaw ay laging tapat at hindi nagkukulang sa bawat isa sa amin. Salamat ng maraming, O Diyos. At ngayon, Lord, ibinibigay namin itong aming mga tithes and offering, Panginoon. Pakibasbasa mo, Panginoon, upang ito yung magamit, Lord, ng aming simbahan para maabot, Lord, yung mga salita mo. Makahayo kami, Panginoon, at maraming tao pa yung maabot ng yung mga salita upang sa ganun, Lord. Marami, Panginoon, ang makakilala sa iyo, makaalam ng katotohanan, Panginoon, at magbalik loob sa iyo, Panginoon, at sumamba sa iyong banal na pangalan. Salamat, Lord, ng maraming at pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, ang mga trabaho namin, Lord, ang mga negosyo namin, Panginoon, upang sa ganun, Lord, dito po kami magkukuha ng aming ikabubuhay at ganun higit sa lahat, Lord. Magagamit din namin, Lord God, sa paglilingkod namin sa iyo. Panginoon, salamat na maraming, Lord. Ito po ang aming samo at dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo po ay didiretso na po at ipapanalangin po natin yung mga elements. Pangungunahan po tayo ni Ate Salvi po para sa bread. Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin. Patuloy nating damhin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Panginoong Diyos, dakilang Ama na Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito na pinagkaloob mo sa bawat isa pa sa amin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng kabutihan mo, Panginoon, sa mga biyaya at kalakasan sa araw-araw na aming natatamo. Panginoon, muli po, nandito po kami sa iyong harapan, nagpapakumbaba,
Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa mga nagawa naming hindi nagbigay sa iyo ng kaluguran. Patawarin niyo po kami upang kami po ay maging karapat-dapat sa iyong harapan. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pagpapakasakit sa cross dahil sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon. At muli, dumadalangin po kami sa inyo, ang bawat isa sa amin, Lord, na patuloy niyo po kaming pagbalain, gabayan, ingatan at ilayo sa mga bagay na magdadala sa amin sa pagkakasala, Panginoon. Pakalinisin niyo po ang aming mga puso at isipan, Lord. At tinataas po namin ang tinapay na ito, Panginoon, bilang simbolo ng iyong katawan. Pagpalain niyo po ito, maging makalakasan ang aming spiritual na pamumuhay, Lord, upang kami po ay patuloy na mag-init sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba sa pangalan po lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Patuloy po tayo manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, samang banal na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ni Kristo Jesus. At sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, patuloy po kami lumalapit sa iyo na mayroong pagpapakumbabang puso, aming Ama. Sa oras pong ito, O Diyos, itinataas ko po ang sarong ito na sumisimbolo, Panginoon, ng dugo mo na tumigis sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon kami ng ganap ng kapatawaran at kaligtasan dito sa sanlibutang ito, Lord. Lord, dalangin ko sa umaga pong ito, sa pag-inom namin ito at patuloy naming aalalahanin, O Diyos, ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan na patuloy mong ginagawa sa aming buhay at ang iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, marami pong salamat sa pagmamahal mo at sa walang awang habag mo, O Diyos, sa buhay namin. Patuloy ka pong mangusap, patuloy kang mahayag sa aming buhay. Ikaw ang maitanghal. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, hintayin po natin yung pagdidistribute po ng mga elements po. And while doing this, pwede po tayong patuloy pong nasa diwa po ng pananalangin and worshiping the Lord as we sing the song intended for this Holy Communion. Itaas po natin ang ating pong bread po that represent the body of Christ. Sabi po sa salita po ng Panginoon sa 1 Corinto
Kabanata 11, mula talata 23. Ito po ang pagkakasabi. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya ipinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Kanin po natin ng sabay-sabay. Taas po natin yung grape juice that represent the blood of Jesus. Sabi sa verse 25, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyong bilang pag-alala sa akin. Inumin po natin. Hallelujah. Palakpak sa Diyos na buhay. Hallelujah! 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 Oh, hallelujah! 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 Taas po natin ang kamay natin sa Panginoon. Kapag palang Diyos, banal at dakila, tunay Panginoon, here in your courts, Lord, we are close to you. At hindi lamang Panginoon sa buluwagang ito, maging sa amin pong paglabas, sa buluwagang ito, patuloy po namin maranasan ang iyong banal na presensya, O Diyos. Sapagkat ikaw ang Diyos na omnipresent, a God who is everywhere, Panginoon. At patuloy, Lord, na ang mga salitang aming pong napakinggan sa oras po na ito, sa pagpapahayag ng iyong salita, ay patuloy niyo pong palaguin sa puso at isip ng buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Nang sa gayon, mayroon pong paglago na maganap sa aming spiritual na buhay na hinahanap niyo, Panginoon, sa bawat believer, Lord God, na lumalapit sa iyo. Nang sa gayon, Panginoon, ang layunin niyo po sa John 10:10, letter B, Lord, na maganap ang iyong kalooban ng bawat isa na nagtitiwala sa iyo, Panginoon, ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya, Panginoon. At patuloy, Lord, na sa aming pagsunod sa iyong kalooban, patuloy mo, Lord, na ipaalala po sa amin ng aming katawan ay templo ng banal na Espiritu. Because the moment we think that our body is the temple of the Holy Spirit, and that's the time na magbabago ang aming pag-iisip, doon magbabago ang pagtingin namin sa iyo, Panginoon. At sa lahat ng desisyon na gagawin po namin, lagi po namin i-consider, Panginoon, ang iyong presensya, sapagkat hiwalay sa iyo alam namin, Panginoon, na lagi kaming sasablay, sapagkat ikaw lamang ang tunay po na nagbibigay po sa amin ng tamang direction, Panginoon. Lord, patuloy, Lord, ng bawat isa sa amin, ikaw po ang magpalago. Hindi po namin kayang baguhin ang buhay ng bawat isa, subalit ikaw, Panginoon, ang may kapangyarihan upang baguhin ang buhay ng bawat isa sa amin. Hayaan mo, Lord God, katulad po ng panalangin po ng lalaki po, Panginoon, na pinagaling ang kanyang anak sa amin pong napag-aralan ngayon. Tulungan mo kami, Panginoon,
na tumaas ang antas ng aming pagtitiwala sa iyo, O Diyos. Nagsagayon, makita po namin, magsingkin sa puso't isip namin, O Diyos, na walang bagay na mahirap sa iyo. Ang hindi kayang gawin ng tao ay kayang-kayang gawin ng aming Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. At mula, Panginoon, sa oras nito, sa aming pansamantala pong pagtatapos sa gawain ito, patuloy po ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy po na pagmamahal at pagliligtas ng Diyos Anak ang aming Panginoong Jesucristo, at ang patuloy na pagbabago, pagpisan at pagtulong ng Espiritu Santo ay sumaamin ngayon at magpakailanman. Humayo po tayo na daladala po natin ang tagumpay na nagmumula po sa pakikipag-isa po at pagsunod natin sa ating Panginoong Jesucristo. Sa iyo, Lord, ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.